Alam nyo ba kung ano ang cosplay? Cosplay is the short term of costume playing. De joke lang guys. Ayon kay Google, cosplay is the practice of dressing up as a character from a movie, book, or video game. Kaya kung nagko-cosplay ka, ang tawag sa'yo ay cosplayer. Tara, hanap tayo video game characters na iko-cosplay natin. Video game characters? Why not Honkai Star Rail? Isang bagong fantasy action role-playing game na may strategic combat system. Mala sci-fi ang storyline at futuristic ang setting designs, kaya ang astig. Ang dami pang mga gandang diverse characters na pwedeng i-cosplay dito. Check nyo! Wow! Ang ganda nga! Ano? May napili na ba kayong Honkai Star Rail characters na iko-cosplay? Heto na! Transform! Ang astig nila i-cosplay! Oo nga! Ang cute! Alright! Tara! Let's play Honkai Star Rail! Link in the description below! Enjoy! Nung bata ako, hindi ko alam na budget cosplay na pala yung pinaggagagawa ko. Ewan ko kung ginawa nyo din to eh. Idol nyo ba si Superman? Kinukuha nyo ba yung kumot nyo nung bata kayo tapos ginagawa nyo yung cape na parang kay Superman? Tapos tumatalon kayo sabay sigaw ng Darna! Bakit Darna? Parang napaghahalataan ka. Mali. Ano yun? Superman dapat yun. Mali ka lang nang narinig. Isa sa mga naging paborito kong anime dati ay yung Flame of Recca. Alright, shoutout sa mga batang 90s dyan. Sila lang makakarelate dito. Naalala nyo ba yung gauntlet ni Recca? Yung suot-suot niya sa kanang kamay niya para kontrolin yung powers niya. Dahil sa idol na idol ko siya, gumawa din ako ng ganun gamit ang kartulina. Feel na feel ko pa nga yan nung bata ko eh. Diba nakasulat sa upper arm niya yung mga pangalan ng mga dragon na powers niya? Pati yun, ginaya ko din. Kumuha ako ng pentel pen at pinagsusulat ko yung braso ko. Naaalala nyo ba nung high school kapag pinapagawa kayo ng skit ng mga teacher? Madalas to sa Filipino subject eh. Yung i-acting nyo kunwari yung mga karakter mula sa No Limit Tanghere, tulad ni Crisostomo Ibarra at si Maria Clara. Potek yan, yung napunta sa'yo yung role ni Maria Clara kahit lalaki ka, wala kang magawa kundi gamitin ang pagiging resourceful mo eh. Maghahanap ka ng mga bagay para lang makosplay si Maria Clara. Leche! Goodbye dignidad talaga! So naisipan kong mag-cosplay dahil nalaman namin na may mga cosplay competition pala na pwede kang manalo ng mga prizes. Nung unang sali ko sa cosplay competition ay wala talaga akong malaking budget. May pera lang ata akong nasa 700 to 800 pesos. Alam nyo ba kung sinong iko-cosplay ko? Walang iba kundi si Kirito sa anime na Sword Art Online. Isa sa mga anime na nagpasikat ng isekai. Simple lang yung costume niya na feeling ko swak sa budget ko. Yung coat niya, pinatahi ko lang sa patahian. At akala ko, mura lang. Leche, malaki kaagad ang nakaltas sa pera ko. Meron naman akong black pants at black t-shirt, kaya medyo nakatipid ako. Yung sapatos naman ni Kirito, gawa sa rubber sheets na pinagawa ko sa isang kaibigan na marunong magcraft ng mga costume. Yung parang spinner sa chest niya ay gawa lang din sa rubber sheets. Tapos yung strap niya, pasadya na tahi lang din. Hindi na rin ako bumili ng wig para makatipid. Umasa na lang ako sa aking natural hair. Kirito ng kahirapan lang guys. Yung dalawang sword ni Kirito, dito talaga na challenge ang pagiging resourceful namin. Gusto ko kasi yung sword ay gawa sa kahoy. Ayoko yung parang gawa sa karton. Parang ang dali masira. Nagpatulong ako sa kaibigan kong si Ruru dahil siya ang may skills paano gawin sword yung kahoy. Ang unang naging problema namin, saan kami kukuha ng kahoy? Dahil wala naman kaming pambili. So naalala namin na may nakita kaming mga kahoy sa bahay nila Mac. Makapal na plywood ata tawag dun. Basta yon. So nag-ask kami ng permission kung pwede ba kaming makahingi ng kahoy. So syempre dahil mababait na tropa yung mga yan, binigyan nila kami. Pangalawang naging problema namin, wala kaming tools pang cut nung kahoy. Medyo malapad at makapal kasi siya. Need lang namin yung tamang size para sa sword. So pumunta kami sa isang shop na gumagawa ng mga upuan na kahoy at doon kami nagpakat. After nun, inumpisa na namin i-carve yung kahoy para magbukang sword ni Kirito. Gumamit kami ng grinder at kung ano-anong tools. Bumili pa nga ako ng liha pang kuskus sa sword para kuminis. Yung natirang pera ko ay pinambili namin ng spray paint para sa final step ng sword.
So, pagkatapos ng paghihirap, ay, tada! Nagawa namin ang Black Sword ni Kirito, ang Elucidator. Alright. Proud na proud pa kami dyan kasi maganda ang kinalabasan. Dapat sana, dalawang sword yon. Pero hindi namin nagawa yung isa kasi kinapos sa oras at syempre sa budget din. Pero okay lang dahil ang mahalaga, nagawa namin yung primary sword ni Kirito. So, dumating na nga ang araw ng event. As a first-timer, talagang na-excite ako at na-amaze sa mga ibang cosplayer dahil ang gaganda ng costume nila. Nung nag-start na ang competition, medyo naano lang ako kasi, putik, ang liit ng stage. Alam nyo yung parang stage ng pang-awarding ng mga athletes, yung may first, second, and third place, pero flat yung itsura. Pero syempre, hindi na tayo pwedeng magreklamo. Nung ako na yung susunod, nag-perform na ako sa stage na parang tanga lang. Medyo na murom-problema lang ako sa sword kasi ang bigat. Hindi kaya ng one hand pag matagal mong tinaas. Natapos ang competition at nanalo yung kaibigan ko na gumawa ng shoes ko. Deserve niya yun kasi maganda ang performance and costume niya. Pangalawang kinosplay ko, si Sai sa anime na Naruto Shippuden. Simple lang din ang kanyang costume, madali lang gawin at hindi masyadong magastos. Tapos yung jogging pants ko, tinahi ko na lang para magbuhang pantalon ng ninja. Yung sandal, ganun pa rin, gawa sa rubber sheets. Yung forehead protector, may nabibili lang sa mga shop na nagbebenta ng mga anime-related items. Wala akong ginamit na wig kasi parang sakto lang naman yung buhok ko sa buhok ni Sai. Yung katana ni Sai, gawa din sa kahoy. Nadalian kami sa paggawa kasi hindi komplikado yung design. Yung casing niya, gawa din sa rubber sheets. Magandang event tong pangalawang sinalihan ko kasi sa SM siya ginanap. Malawak ang stage kaya makakapag-perform ka ng maayos. Nakalimutan ko na nga kung paano ako nag-perform dito sa event na to. Bastang pagkakaalam ko, sipa lang ako na sipa kunwari ninja. Ang hinding-hindi ko makakalimutan dito sa performance ko na to, hindi ko mahugot yung katana sa likod ko. Leche! Hindi ko alam kung mali yung pagkakalagay ko dito dahil kapag tinataas ko yung kamay ko, lumalayo yung handle ng katana. So ang ginawa ko, hinawakan ko sa likod yung katana gamit ang left hand ko para hindi lumayo kapag hugutin ng right hand ko. Putik yun, nakakahiya yung hindi ko mahugot yung katana. Hindi ko nga alam kung pinagtatawanan na ako ng mga nanonood doon Hindi man ako nanalo sa mga sinalihan kong cosplay event, masaya naman ako kasi nagawa ko yung gusto kong gawin na makapag-cosplay. Maganda ang nagagawa ng cosplay guys, kasi para sa akin, natitrain yung utak natin maging creative. Mapapaisip ka kung paano mo gagawin yung costume mo, kung paano mo gagawing creative yung performance mo sa stage. Napansin ko sa pagko-cosplay, nakakapag-boost siya ng confidence dahil para sa akin, hindi lang itsura ng karakter ang ginagaya mo. Minsan, ginagaya mo din kung ano ang karakteristik niya. Kaya nga nung bata tayo, di ba, ginagaya natin si Superman. Bakit? Kasi napakalakas niya at gusto mo din maging ganun. Kuya, paano kung masamang tao yung kinosplay niya? Siguro dahil astig yung costume niya. May sariling kwento ang mga villain. Basta wag mo lang gayahin yung mga masasamang gawain nila. Masaya mag-attend ng cosplay event. It makes you feel na belong ka sa community dahil nakikita mo din na kino-cosplay ng ibang tao yung mga paborito mong character sa iba't ibang anime. Meron nga doon pag nakita nila kino-cosplay mo yung anime character na gusto nila, magpapa-picture sila sa'yo. Maganda din ang naidulot ng paggawa namin ng sword dahil may nakaalam na kami yung gumawa ng sword ni Kirito. Tapos, nagpagawa din siya sa amin ng katana para sa anak niya dahil magko-cosplay din daw. Huwag daw kami mag-alala dahil magbabayad naman daw siya. So, ginawa namin yung katana. Napasaya namin yung bata at napasaya din niya kami dahil may pera. Nung nangyari nga yan, napaisip ako mag-business ng cosplay costumes in the future. This cosplay experience is a decade ago pa mga boyu. Kaya napaisip ako bakit hindi ko ulit itry mag-cosplay. Abangan! Sa mga gusto bumili ng merch namin, search nyo lang ang JenAnimation store sa Shopee. Alright.